Maibigan, magandang araw naman po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik, Highly Comworks. Ngayon, maibigan, ay maipapakita ako sa inyo. Ito pong custom board. Actually, hindi na po ito bago. Pero ipapakilala ko lamang po sa inyo, no? Kasi nga, isa po sa atin pong diagram ng atin pong piso wifi or kit natin ginagamit ay minsan ay wala pong relay. Minsan naman ay naka-custom board ho tayo. Depende po yan sa requesto ng ating customer at saka depende din po sa panahon, mga ibigan, ano. So, isa sa mga taga-subaybay ng ating YouTube na nagtatanong bakit daw wala akong gamit na relay. Actually, ibabalik ko lang, mga kaibigan, na gumamit ako ng relay. Gumagamit din ako ng relay, ano. Dati kasi, nung una kaming nag-build, relay talaga yung gamit namin. Yung sa diagram, sinunod namin yon para sa lead blinking ng ilaw at saka nung ano, power cut off ng coin slot, gamit namin yon. Pero yun nga, isa sa dahilan na nag-stop kami na gumamit nung relay, nun pong nakabili ho tayo ng mga may factor defect. Hanggang ano lang yung lifespan, mga 1 month, or yung iba hindi nga aabot ng 1 month. So yun, masakit sa ulo kasi nga yung aming mga buyers ay nasa labas pa ng Mindanao, no? Kung nasa Mindanao naman ay sobrang layo, yun, napakahirap i-support ng ganun. Kaya nag-transfer kami. Tinest namin yung walang relay, yung simple diagram, mga ibigan. So, doon satisfied kami kasi nga mas less yung support sa mga customers namin. At saka kung may support man, ay talagang napakadali ng ano, proseso, napakadali ng pag-troubleshoot. Napansin kasi namin na wala namang kaibahan doon sa may relay. Gaya ho nito, may relay po ito, yung tong custom board. Wala naman po siyang kaibahan doon sa may relay at saka walang relay. Ganun pa din naman ang kanyang function, ano? Hindi naman po naaapektuhan ang kanyang performance. Same pa din po, mga ibigan. Actually, talagang magkapareha lamang po. So, kung may nagre-reklamo man, siguro yun po yung mga baguhan pa lamang sa pagbibuild ng piso wifi. Sila yung mga may reklamo, ano? Na may kaibahan daw yung performance. Pero actually, wala po. Depende din po yan sa atin pong internet. Hindi po yan sa ating pong software na ginagamit, ano. Kasi meron akong mga piso wifi na gumagamit ako ng custom board at saka relay. So yung mga customers ko ngayon na outside Mindanao, ginagamitan ko sila ng simple diagram kasi nga mas less or hindi hassle, no. Lalong-lalo na pag nag-troubleshoot ay napakadaling ituro para sa kanila. Lalong-lalo na kung sa online lang tayo magsusupport, mga kaibigan. So ngayon, mayroon ako ipapakilala sa inyo. Ito pong custom board na ito. Ito po din ay magandang gamitin para sa mga baguhan, mga new builder pa lamang. Maganda po ito. Kasi yung advantage kasi ng ano, mga kaibigan, custom board, is isasalpak mo na lang dito sa kanyang board. Ayan, ilalagay mo na lang yan. Tapos lalagyan mo na lamang ng power dito yung wire ng coin slot, yung fan, yung lead indicator dito, ilalagay mo na lang yan. Tapos, syempre, SD card, plug and play na po yan, mga kaibigan. Ito yung maganda sa may roong custom board kapag tayo po ay magbibuild ng sariling piso wifi ho natin. Kasi, hindi po talaga hassle, ano? Ang custom board kasi, nandito na lahat. Yung fan na maliit, yung relay, back converter, nandito na po, mga kaibigan. No need na po, nagagamit pa ho tayo ng connector dito po sa atin pong orange pi board o anumang gamitin natin, mga kaibigan. Kasi nga, lahat ay nakapackage na po sa atin pong custom board. Actually, meron po din po akong custom board, mga kaibigan, na sarili ho natin na Highly custom board, pero naubos na po yun, ano. Nahirapan po kasi ako na mag-bumili ulit, mag-order ulit kasi nga sa China po yan galing. Tapos yung location ko, nag-transfer kasi ako dito sa Davao Oriental at saka mahirap yung delivery kasi
nagtaas yung ano, shipping fee. Hindi gaya dati na mas mura lamang ano. Kaya hindi mo na ako nag-order. So sa ibang custom board ho tayo nag-order, mga kaibigan. Ito po ay Comlink po ito. Ang maganda dito ay universal coin, custom board po ito, mga kaibigan. Pag sabihin muna natin universal, ibig sabihin pwede ho natin gamitin sa kahit anong board po. Ano, hindi ho tayo magpo-problema. Kasi mayroon pong custom board, mga kaibigan, na para lang talaga sa Orange Pi at saka hindi mo pwedeng gamitin sa Raspberry Pi, ano, or sa Orange Pi PC. Kasi may specific po na custom board na binibenta na para lang talaga sa Orange Pi 1. So, ang maganda sa universal, mga kaibigan, ay yun nga, sinasabi natin na pwede siya sa lahat. Pwede mo gamitin sa Orange Pi 1, Orange Pi PC, at saka Raspberry Pi. Na hindi ko po maipapakita sa inyo yung Raspberry Pi at saka Orange Pi PC kasi yung available natin, mga kaibigan, ay Orange Pi 1, 1GB. Actually, ito din po yung ginagamit ko. Binibenta ko kasi nga mas advantage sa atin ng mga seller. Pero kung personal use, mas maigi kung gagamit ta kayo ng Raspberry Pi or yan po, mga kaibigan, Raspberry Pi. Kaso nga lang mahal, pero kung kaya naman sa budget, pwede din ano. Pero hindi naman din po hindi naman po ibig sabihin na ito pong Orange Pi 1 ay hindi po magandang gamitin. Actually, tested na ho natin ito. So, pakita sa inyo. Ito po yan, Comlink okay, version 2. Good for Orange Pi and RPI. Pwede po siya. So, ang paglagay lamang po ninyo, mga kaibigan, ay ganito lamang po yan. Ayan. So, isasalpak lamang po ninyo ng paganyan. Kung saan yung ano, fan niya nakatutok dun sa H3, yung black na square, dun po ninyo ilalagay, ipipwesto yung inyong custom board. So, ganyan na po yan. Ganyan, mga kaibigan, no? So, paglagay ho ninyo ng power supply dito na 12 volts, automatic na may power na ho yung atin pong custom board. Matic po yan, mga kaibigan. Maganda din siya kasi kung titingnan niyo sa ilalim, walang parts na magtatap dito sa ating board. Kasi may mga custom board, mga kaibigan, na talagang dapat nating ano dito, titingnan yung sa ilalim kasi yung iba nagtatap minsan dun sa parts ng board natin at yun ay delikado po yun. Nagsushort circuit po yun, mga kaibigan. Pero ito, maganda po siya kasi nga, pag ganyanin mo, hindi po siya magtatap dun sa ibaba. Yan. So, safety po yung custom board na ito na gamitin para sa atin po mga board na ginagamit sa ating piso Wi-Fi. Kung gumagamit kayo, mga kaibigan, ng ibang ano, custom board, hindi naman problema kasi pareha lang din yan. Make sure na hindi po magtatap dito sa bakal na yan, yung pong ibabaw ng custom board nyo. Halimbawa, ito po yan. Ito. Huwag po ninyong itap. Make sure na hindi po siya natatap dito or sa kahit anong parts ng Orange Pi, mga kaibigan. Kasi isa yan sa dahilan ng mga kaibigan natin na nagtatanong bakit daw yung kanilang ginagamit na custom board ay biglang nasira yung kanilang Orange Pi 1. Ayun yung dahilan, nagtatap yung ano, custom board dito sa dito po sa atin pong board na ginagamit. Ang mangyayari diyan is iinit po yung H3 at saka iilaw po ng red yung gilid ng green. Ibig sabihin, kailangan na po natin ng bagong board, mga kaibigan. So, yun po ang dapat nating iwasan. Pero yun nga, itong custom board, tingnan niyo, mga kaibigan, no? Maganda siya. Hindi ko lang mapapakita sa inyo yung ano, yung tawag dito, yung Raspberry Pi at saka Orange Pi kung ano yung itsura niya. Kasi nga ito nga lang po yung available. Kung gusto nyong bumili nito, mga kaibigan, since meron pa po tayong available, meron ho tayong link sa ibaba ho ng video. May Shopee ho tayo dyan. I-click nyo lamang po, mga kaibigan. At saka, yun, kung gusto nyo po mag-order, order lamang po kayo. At saka ano din, tips din, mga kaibigan, tip din, dapat lagyan ho ninyo ng L spacer ho dito, mga kaibigan, no? L spacer, ha? Huwag po nyong itap agad dun sa inyong mga box para iwas basa. Halimbawa, may mga butiki na papasok dyan, hindi yan maiihian. So make sure may L spacer kayo. So sa atin pong Shopee, meron din po tayong L spacer, mura lang, mga kaibigan, 50 pieces po yun. Kung gusto nyo mag-order, try nyo lamang po, subukan nyo lamang po, mga kaibigan.
Limited lamang po yung atin pong custom board, mga kaibigan, ano. Ito po ay 650 pesos lamang po, universal na po ito. Kung kayo po ay i-order sa Shopee, mayroon pong hindi universal, ganun din po ang presyo. Again, mayroon pong custom board na hindi universal, pang Orange Pi 1 lang. At ito ang maganda kasi nga universal po ito. Okay, so mga kaibigan, kung gusto niyo po talaga ng custom board, ay huwag po niyong kaligtaan na mag-click po sa atin pong link sa ibaba ng atin pong video para sa Shopee. At saka kung kayo po ibaguhan pa lamang po sa atin pong sa atin pong YouTube channel, maibigan, huwag po ninyong kaligtaan na mag-like, mag-subscribe at saka mag-hit po ng atin pong notification bell para pa po sa susunod na ating video na gagawin about po sa mga piso wifi, kung ano ang function, kung ano ang gaya ho nito na video, ano, yung mga parts i-explain ho natin kung tayo po ay meron pong panahon. Again, mga ibigan, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.